Nakikita nyo ba yung taas ng kubo na yun? Ayan, puntahan natin yan kasi alam dami ko. Dami nawalabas sa aking pawis. Eto, ayan. Eto, babaklasin ko muna ito ngayon. Parang gusto ko siyang, sa experience ko, medyo malata. Pero, ilang araw lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. May ikot-ikot pa rin ako ngayon, ha? Hello everyone! This is Sir Misunao of Mini Dino Park and Echo Garden and welcome back sa ating YouTube channel! At ngayon, tinanghali tayo ng gising, kaya ganito. Tanghali na naman dito sa Mini Dino Park and Echo Garden, kaya medyo mainit na. Pero sabi ko naman sa inyo, di ba nangako ako, na today, yung ating ginawang tower, niya gawa sa Coco Cubes, lalagyan na natin ang mga halaman. Kaya naman, excited na excited ako, kahit ganitong mainit, pipilitin natin lagyan yan. Pero habang naghihintay tayo na medyo lumamig-lamig dito sa ating greenhouse o dito sa ating area, syempre, propagations tayo, no? Kaya, syempre, pag-propagations, ang team song natin ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Mapapakanta na naman tayo ng ganyan mamaya dahil titingnan natin kung ano-ano yung mga halaman na pwede nating mailagay dito. At kahapon pa ako nag-iisip, pero may ilan ang pumasok sa isip ko. Pero mas maganda makita natin ng actual. Kaya already na kayo mga ka-MVP! Tutok lang po! We're back mga ka-MDP at ngayon nga mag-iikot-ikot-ikot na tayo ha dito sa garden. Ayan, ayan, ayan. Ano ba itong ito? Para maganda to, no? Bigay ito sa atin ng ating isa sa ating mga followers eh. Ayan. Oh, ang ganda nito. Maganda yung bulaklak niya. So, iikot tayo ngayon para hanapin ang mga halaman na ilalagay natin sa ating ginawang tower. So, ano kaya ang pwede natin? Meron ako dalang gunting talaga, oh. Parang, tung, tung. Oh, parang movie-movie lang, no? So, hanap tayo dito. Parang bed ko, yung mga philodendrons ang ilagay. Yung mga mga halaman natin, yung mga premium plants, eh. Pero maganda rin mga photos, pwede rin dun ilagay. Tapos, pwede rin tayo yung mga climbing plants, trading plants. Ang dami ko nitong yan, ang dami kong propagations nitong green emerald. And maganda siguro siya na ilagay din. Maglalagay ako ng ilan nito. Nakikita nyo ba yung taas ng kubo na yun? Ayan, puntahan natin yan. Kasi alam ko meron pang mga halaman dyan. Tingnan natin ha. Baka makakita tayo dito ng tutur ko kayo. Kasi dito dati lalagyanan ng mga halaman ko na iba. And ayan, wow, may mga propagations dito. Ayun, parang meron na kagad ako nakita. Na bet ko. Parang eto. Etong mic. Ang kapal na nung micans dito, oh. Wow. Tingnan nyo, oh. Grabe. Ang haba, oh. Parang ito ang gandang ilagay doon. Natutuwa ako, nakita ko to. Alam nyo, huwag nyo masyadong babyhin yung mga halaman nyo. Ako, tingnan nyo. Iniwan lang sila dito. Ang lalaguna ng mga halaman dito, oh. Oh, kita nyo? Ang nag-aalalaga lang sa kanya, ulan, araw. Oh, yan. Medyo lilim-lilim dito kasi tingnan nyo yung puno. Oh. Ang haba na and medyo payat siya. Pero i-makeover natin yan. At kukuhanin ko na tong isa na to. So ayan, nakita ko tong ano, yung ating Sisus discolor. Sisus, Kisus ba o Sisus discolor? Yan ang haba na niya. And look! Grabe! Grabe pala tong Sisus discolor na to. Yan o. Kita nyo na parang pag humaba siya talaga yung simula siyang mag-bind. Ano siya? Grabe! Kung saan-saan siya nakakarating. Nangangapit bahay. Yan. Echosera ang kapit bahay. So, eto. Ang gagawin natin ngayon is puputulin ko muna to. Tapos, kasi masyado nang mahaba eh. Napupunta dito sa Monstera Corner. Actually, mas maganda kasi yung
lugar dito sa Monstera Corner at masiyang siya dito. Kaya kahit na hindi siya Monstera, dito ko siya nailagay. Ngayon, ang gagawin ko is, gugupitin ko na to kasi napansin ko na kapag isang piraso lang, medyo matagal talaga siya. Sobrang tagal bago mag-tribe and bago makabawi. I don't know the logic, pero sa tingin ko, kasi pag mas maraming dahon, mas makakasurvive siya talaga kasi mas maraming pinanglulutuan ng pagkain. Diba dito niluluto yung pagkain sa dahon niya? So parang feeling ko, kapag mas maraming dahon yung kinat mo, kasi naranasan ko na yung one leaf, yung node, one leaf node na tinatawag na yung piso-piso ba yun? Yung kakat mo yung node lang, tapos tatanim mo. Pag dito sa sisos, sa photos, medyo mabilis-bilis din yun eh. Pero pag dito sa sisos discolor, mas nababagalan ako. Kesa dun sa kapag halimbawa, isang vine na halimbawa, isang ganito na yung tinuha mo, tapos tinanim mo, mas effective siya sa propagations. Kaya ang gagawin natin, ikakat na kagad natin dito sa may nodes na medyo mahaba. O, tapos hayaan na lang natin siya mahaba dyan. Para, ito kasi dalawa na yung pinaka-supungan niya. Ikakat natin dito. Yan. Oops, kaya lang ingat kayo ha, kasi may times na masyadong brittle yung stem nitong sisas discolor. So, ayan, papakita ko sa inyo ng malapit, oh. Look. Ang ganda ng mga dahon niya, oh. So, ayan, huwag na natin masyadong galawin kasi nga, baka mamaya maputol-putol pa. Gusto ko siya maging mahaba at ito yung lalagay natin doon sa ating tower. Kaya, ayan, excited na rin ako dito. Tatabi na natin to. So ayan, ikot-ikot pa rin ako ngayon ha. Paikot-ikot tayo ngayon at humahanap pa tayo ng ating ipopropagate. Pero i-update ko na kayo, ang dami ko na nakuha. Pero kulang pa eh. Pero ayan, papakita ko muna sa inyo. Ayan o, oh. Ayan na, oh, dami na. O ayan, sige, isa-isain muna natin ha, papakita ko sa inyo. So ayan, papakita ko muna sa inyo, eto. Balak ko magkatay nito tapos lagay ko doon. Yan. Tapos ito naman, yan, yung silver sword natin. Ito ang ililipat ko doon sa pinakababa katabi ng paso para doon ko na siya pagapangin. Tsaka itong isa. Yan, yung magandang dahon na yan. Yun yung lalagay natin. Yung mga nakapaso, ididikit ko doon sa pinakapaso nung tower. Tapos hayaan ko na lang siyang mag-tribe doon at gumapang. Tapos naman, yung iba na maliliit, katulad nito, ito. Ito, pwede rin ito, isasandal lang doon. Ika-cut natin yan. Or, pwede nga, nakadirekta muna sa lupa, tapos pakapitin muna natin, tsaka natin ikat. Tapos meron tayong ito, Dark Lord. Tapos ito naman, Green Emerald. Ang dami kong Green Emerald doon, kaya gusto kong salita ng Green Emerald. Tapos ito, ang dami ko na nakuha ditong babies. Pero ito ng mother plant niya ang ilalagay ko doon. Actually, ang dami kong nakat diyan, yung nilagay natin dito sa may mga sabit-sabit. Pero gusto ko kasi talaga, alam nyo ba, mas syodong ano yung loob ko sa mga variegated talaga. Kahit na mga ordinaryo lang, yung mga photos. Pero sabi ko nga, yung mga photos, dito na lang sa mga pole-pole. Tapos, kasi ang dami na nating photos eh. Ito muna ilagay natin itong photos na I think this is Marble Queen. Oo, Marble Queen. Tapos, ayan. O, eto. Eto naman lalagay ko doon sa pinakataas. Yan. O. Yung, teka lang, natatakpan down. Talaga may extra si Dark Lord ah. Eto. Yan. Yung ating philodendron na Peru ba? O Brazil? Pero tuloy. Pero tuloy. Yan ating philodendron Brazil naman. Yan, ilalagay natin doon sa pinakatuktok. Kasi ito, pababa eh. Oo, pababa yung kanyang minsan pagtubo. Hindi pa akyat. Kaya, ang gagawin natin, kapag nakahang kasi yan, pababa. Ang kanyang pagano. Kaya, lalagay ko sa pinakatuktok. Tsaka itong mycan. Mycans ba o mycans? Basta kahit ano, mycans o mycans. Minsan mycans ang tawag ko dito. Oh. Tapos ito. Ito rin isa na to. Yung Brazil din ata to eh. Kaya lang mas malaki yung dahon. Tsaka plain. Tapos ito. Lagay ko na rin to. Hoy, tingnan nyo oh. Di ba pinansin ko to? Sabi ko hindi to painted lady. Tapos biglang nagganito yung kulay.
Oo, nilagi ko sa init. Nag-iba, nagpasikat. So, painted lady nga siya. O, tinignan mo. Look. Pero lalagay ko siya dun kasi maliit lang. Ito yung pre na sinasabi ko. Sorry, I'm false. I'm false. O, eto pa. So, ayan. Ito yung Caesar's Discolor. Nakita nyo naman kanina. Tapos, eto, Burley Max. Etong Burley Max na to, susubukan kong lagyan ng mga moss. Tapos, itatali na lang natin dun sa may pinaka taas. Gusto kasi may variegation siya, o. Yan. So, ayan, yan muna. Yan muna pa sa matala. Pero marami pa akong kukunin dun, ha. In-update ko lang kayo. Tapos mamaya magkakabit na tayo. So, ayan! Mag-start na tayo. At excited na ako kahit medyo mainit. Pero lumililim naman masyado. Hindi naman ganun masyado mainit. Ano raw? Medyo lumililim naman. Kaya pwede na tayong gumawa dyan. So, ita-timelapse ko na lang to. Tapos ayusin ko na. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo na malapitan, okay? Sige, go! Ay, grabe, painga muna tayo. Grabe, sambasa ako ng pawis. Ang init ngayon. Medyo mainit ngayon dito sa garden. Ang sobrang ang dami lumalabas sa akin pawis. Eto, ayan. Eto, babaklasin ko muna to ngayon. Parang gusto ko siyang pag-isa-isa. Yan. Kaya lang masyado atang crowded eh. Basta ililimit ko na lang muna yung halaman. Although, pwede pa siyang lagyan ng mga halaman. Kaya lang, naisip ko baka maging crowded. Mamaya, titingnan ko muna. Pero eto muna. Yan, ang dami nito yung lago. Gusto kong baklasin na ito muna. Habang mamahinga tayo, magbabaklas muna tayo nito. Kasi ang init dun, tapamis. Ang init sa may, you know, yung araw kasi. Sobrang, ano dun, sunog na yata yung mukha ko. Pero okay lang yan. And nagsasalit-salit ako kung saan, kung halimbawa dito yung mainit sa kabila, ayan. O, ayan, nakabit na ako. Ayan, hinto muna ako. Pag doon naman lumipat yung init sa kabila, hinto ako. Nagsasalit-salit lang ako, o. Siyempre, styland lang yan. O, ngayon, pareho silang mainit. Dito ako sa gitna. Magbabaklas muna ako ng itatanim natin. O, di ba ang utak ko? Ang talino ko, no? O, sige, pahinga muna ako. Tapos habang nagbabaklas, mamaya babalikan ko kayo. Papakita ko na sa inyo yung mga nailagay nating halaman. Ayan. So, nilagyan ko dito yung Caesar's Discolor. Ayan. Para dyan siya mag-tribe. Sa umpisa, ayan, based sa experience ko, medyo malata. Pero, ilang araw lang babalik na yan sa ganda. Tapos, nilagyan ko dito yung silver sword. Yan ko pinakapit. Tapos, eto, syempre, dyan na rin dadaan yung mga glorious tsaka gloriosum natin. Ayan. So, tapos, yan, dito ko nilagay itong isang philodendron na to. Tapos, yung, ayan, yung squammy. Tapos, sa taas, nilagay ko yung variegated na
Yan, Philodendron Brazil, para bumaba dito. Pero ito, inano ko muna yan. Binlang ko muna natin yan kasi titingnan natin kung sino yung magta-tribe talaga at yung, kasi mahirap naman kung lalagyan mo na kagad ng mga halaman tapos hindi mo pa sure kung sino ba dyan ang kakapal. Madali namang magdagdag ng halaman. Dinagay ko dun yung Burly Max. Nilagyan ko lang siya ng yan, moss. Kasi ito may roots to eh. So, tingnan lang muna natin. Basta, nag-experiment lang muna tayo kung ano magandang halaman talaga yung kakapit dyan. At mag-survive sila dyan. Nga dyan sila kakapit yung ugat. Titingnan natin ha. And, syempre yung sa kabila, ganun din. Yan, tingnan natin. Ginagawa ko. So, ito dapat babaklasin ko siya. Tapos sa taas ko ilalagay para pababa. Pero, I decided na yun muna ay blankohin kasi medyo mahaba na itong mga nandito eh. Yan o, look itong mga filos natin, puro filos to. So, tinanim ko dito yung ano yan, yung painted lady na maliit na na-free natin, tsaka na, doon naman sa likod green emerald, ito yung dark lord. So yan muna ang nilagay ko and obserbahan din muna natin kung sino yung mga kakapit yan. Pero so ayan mga ka-MDP at pahinga muna tayo. Nakita nyo naman yung mga kinabit kong halaman. Medyo hindi pa yan tapos pero yan yun rin makikita nyo. Intayin lang muna natin mag-lash at lumago yung mga yan bago tayo gumawa ng susunod nating updates o action. Ayan, may bisita lang ako. May dumating ako mga bisita dyan and kailangan ko silang harapin. Kaya ngayon, for the meantime, yan lang muna yung ating napakita. And thank you sa pagsama nyo sa akin. Sobrang init ngayong araw na to. Pero okay lang din naman yan. Ganyan talaga ang panahon. And sabi ko nga, tayo ang mag-adjust. Adjust-adjust lang tayo. O ayan mga ka-MDP ha. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood, pagla-like, pagko-comment, pag-share ng ating mga videos dito sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay mahilig sa halaman at bet na bet nyo ang usapang gardening, well, mag-subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa mga latest naming upload. Syempre dun sa ating Facebook page, paki-like and follow po yan. Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan pag sinerge nyo. Pati po sa Instagram at TikTok ko naman. Yan, sundan nyo rin po ako dyan ha. Hermes Unaco lang po, makikita nyo na po yan. Thank you so much mga ka-MDP. At lagi nyo akong subaybayan at samahan. At lagi kayo mag-comment dito ha. Kung meron kayong mga suggestions at gusto nyo nga pag-usapan natin, well, feel free po mag-comment dyan. Again, this is Hermes Unaco po. Till next video, magkita-kita tayo. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!